So, ayan guys, ano, welcome back sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At nag-upload din ako dito guys ng mga video tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pa-subscribe na rin at pa-follow para maging updated kayo lagi kapag may mga bago tayong mga videos. Ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano ba tayo mag-install ng bagong operating system or ng program ng mga laptop kapag newly installed yung mga storage ng laptop natin. Halimbawa, nagpalit tayo ng HDD o hard disk drive at saka ng SSD or solid state drive. Bali, ito tinanggal ko yung luma niya. Itong storage yung luma. Ito, HDD siya or hard drive siya. Ayan. So, mabagal kasi nagpa-upgrade yung may-ari. So, ngayon ay napalitan ko na ng SSD ito. Ibig sabihin, wala itong kahit na anong operating system. So, ayun yung tutorial natin ngayon kung paano tayo maglagay ng operating system. Kung gusto nyo malaman kung paano guys na magpalit ng SSD, check nyo na lang sa mga videos ko. Marami akong tutorial about doon kung paano ba palitan ng SSD yung mga hard drive ng ating mga laptop. So, ito na ngayon guys, yung laptop na Acer. Newly installed storage to na SSD. Bago natin iyon itong laptop, kailangan ilagay na natin ito. Ayan. Ilagay na natin dito sa kanyang USB port. So, ayon. Nailagay na natin. Then, bago natin i-open. Bali ito guys, may pagkakaiba ito sa pag-reformat or reprogram sa panimula. Kasi ito ay bagong install na storage niya, SSD. Meaning, wala siyang existing na operating system o programming laptop. Kaya, ang ibubut niya kaagad yan, yung operating system na nandito sa bootable drive natin. Unlike na kapag magre-reformat tayo, kung may existing na program yung storage niya dito, kailangan pa natin pasukin yung BIOS utility niya or yung setup utility ng motherboard niya para ito yung gawin natin first priority. Pero kapag bagong kabit yung hard drive natin o SSD natin, no need na pakialman natin yung settings ng motherboard. So, ito ay rekta na kaagad. Pagkapalit natin ng SSD or ng storage, lagay, salpa kaagad ng bootable drive, i-on kaagad natin, matik, ito yan, i-read niya. Kung gusto niyo matuto kung paano mag-reformat guys, punta lang kayo doon sa playlist ng channel natin, then laptop tutorial na doon, tinuro ko yung step by step kung paano ba mag-reformat ng mga laptop. Doon, ituturo ko kung paano ilagay ito sa first priority. So, ngayon, i-on na lang natin to. Yan, matik yan, ito na kaagad yung i-read niya. So, ayan siya. Wala kasing ibang program itong storage eh. Ito kaagad yung madedetect niya. Kaya, matik na i-install niya agad yan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, di ba? Ito kaagad yung didetect niya. Ayan, ang gagawin lang natin dito ay in-next natin ito. Ayan, next, then install. Ito na yan yung nire-read niya. Kasi walang operating system yung bagong kabit natin na storage. So, hintay lang natin yan. So, ayan. Dito, click lang natin itong ilalim. Windows 10 Pro Digital License Activation. Then, click natin itong next. Then, check lang natin to. Then, next. Then, dito tayo sa Install Windows Only. Click natin yan. Then, mapapansin ninyo dito, unallocated show. Kasi, bago pa nga itong storage natin, no? Bago yung SSD natin. So, kailangan maging allocated yan. Siya ay 238GB lang siya, pero 256GB ito kasi yung iba system reserve yan. So, click lang natin itong new. Yan. Ito na, kung gusto ninyo hatiin, pwede. Pero kung maliit lang rin storage ninyo, okay na yung ganyan, in-next na lang natin yung apply. And then, okay, magkikreate yan siya. Magiging, ayan siya, oh. Naging tatlo siya, di ba? Pero, yung iba dito, MB, mapapansin ninyo, hindi siya ma-installan. Kasi maliit lang siya, MB, hindi kasi yung operating system dyan. Pero pag clinic natin itong gigabytes, so malaki siya, pwede natin installan operating system. So, in-accept niya, then in-next lang natin yan. Yan. Tapos, hintayin lang natin ito, installing Windows na yan, tatapusin niya yan, progress na yan lahat. Pag natapos yan, mag-restart siya. So, if I fast forward ko na lang to guys. Ha. Wala na tayong gagawin dyan. Pag natapos niyan, automatic mag-restart yan. Pag namatay siya, tanggalin na kaagad natin to para hindi niya ulitin na kunin yan. So, ayan na siya guys, natapos na. Mag-restart yan siya ng kusa. So, ayan siya. Nag-restart ng kusa, tanggalin na natin to. So, ayan.
i-set up niya na yung mga additional program na kinakailangan. Kasi nailipat na yan natin doon yung operating system. I-update niya na lang yan. I-ready niya yung mga drivers. So, ayan. So, ayan siya. Getting devices ready. So, ayan naman siya. Nag-restart na naman. Mga ilang beses kasi yan siya mag-restart, guys. Para mag-effect yung changes niya. So, ito na siya, guys. United States. Click lang natin yung yes. Yan. Then dito, yes lang rin natin yan, US. Then ito ay skip lang natin. So dito ay I don't have an internet. Hindi muna natin i-connect sa internet, pero mamaya i-connect natin yan. Ngayon ay gusto ko lang muna makita sa inyo yung proseso hanggang sa matapos yung pag-install ng operating system. So continue with limited setup muna tayo. So ipapangalan ko dito ay my PC. So next lang natin. Then, wag na natin lagyan ng password. Next natin. So, ayan. Accept lang natin to, guys. Then, accept. So, ayan siya. Hintay natin. Ayun yung huling proseso. So, ayan guys, tapos na. Na-install na natin successfully yung newly installed na operating system natin para sa bagong storage na nilagay natin dito. Ang gagawin na lang natin dito ay i-Windows update natin. So, bago i-Windows update, halimbawa, depende sa inyo kung kinakailangan na kung gusto ninyong installan na natin siya ng mga basic applications tulad ng Microsoft Word, Publisher, PowerPoint at saka ng Excel. So, depende sa inyo kayo ng mga browsers. Pero ako, gusto ko ay Windows update ko muna. So, ang gagawin lang natin dito guys, i-connect natin, ito ay maybe later lang natin yan. Then, i-connect lang muna natin siya sa internet. So, connect ko muna sa internet. Ito ang ituturo ko na to guys ay yung pag-Windows update ha. Para maging updated yung mga drivers niya. Yan, next natin. So, ayan siya guys, connected na. So, ngayon ay i-Windows update natin. Click lang natin itong Windows button na to. Ayan, pagka-click natin yan, punta tayo dito sa settings. Yan. Click natin yan. Then, dito sa ilalim, punta tayo dito sa update and security. Yan. Click natin yan. Then, yan. Click natin check for updates. Ayan. Kailangan guys nakakonect yan sa internet ha. Ito i-update niya na yung mga outdated na program or mga drivers ng kanyang operating system. Halimbawa, i-update niya yung Bluetooth drivers, yung Wi-Fi drivers, yung audio niya, yung display. So, ayan na. Hintay lang natin. Hanggang i-install niya lang yan lahat. Tapos, magre-restart lang yan siya. Magre-required siya na i-restart daw para mag-effect changes. At yun na, tapos na yung paglagay natin ng operating system sa bago nating storage na nilagay. So, okay na guys.